Napakarami pong nag-share. Napakaraming pinagpala ng Diyos. Eh ako po yung mas ako po yung masaya, kayo po ba yung masaya din? Ano na ikaw lang? Dapat lahat masaya. Sabi 8:30. Pero ayun po, ako po yung masaya dahil nandito po ang aking tiyahin at ang aking pinsan. Kanina po pagmulat ko habang umaawit kanina, nandun po ang aking tiyahin. Akala ko po yung nanay ko. Wow. Doon po kasi lagi yung pwesto niya, tapos umiiyak-iyak pa, naiyak din yung isa. Di, sabi ko, oh, ayun. Pero masaya po ako, papuri sa Diyos na kayo nandito. Ito ay, itong lugar na ito ay welcome sa lahat. Ang lugar po ito ang tinatawag na ano, hospital. Kung ikaw ay nasasaktan, ayan, welcome ka dito. Kung ikaw ay nahihirapan, ikaw ay welcome dito. Pero mapagpalang umaga po muli sa bawat isa. Kamusta po ang mga lingkod ng ating Diyos na buhay? Buhay pa ba? Buhay pa po ba ang mga lingkod ng Diyos na buhay? Ang buhay na buhay, pumapalakpak para sa Diyos na buhay. Ayan. Medyo mabanas po pero hindi tayo papapigil sa banas na yan. Mas masarap yung init na mula sa Diyos. Yung fire. Sorry daw sabi ni Pastor. Eh, yan talaga. Sino po ang nakakatanda ng ating napag-usapan last week? Yung preaching po about last week si atin pong si Ate Karil. si Ate Karil ang nag-preach last week. Sino pong nakakatanda? Ay, isa na lang yung nakatanda. Ayan. Sabi po last week, Jesus died and resurrected victoriously. That's why we, the children of God, should or must live victoriously. So, namatay si Jesus at nabuhay ng matagumpay. Kaya tayong mga anak niya dapat mamuhay rin ng matagumpay through experiencing God's power sa pamamagitan ng pagdalas ng kapangyarihan ng Diyos. At may tatlong bagay po na nabanggit na dapat nating gawin. Tatlong bagay po for us to be able to live victoriously through experiencing God's power. Ano po yung tatlong yun? Sino pong nakakatanda? Una po, let go of your control. Ayan. Nabitawan na ba? Na-let go na ba? After po nating marinig yung preaching last week, nabitawan na ba? Na-let go na ba natin? Oh, medyo-medyo. Mga yung eto na lang yung nakakapit, ate. Konti na lang. Nasa process na siya, Lord. Konti na lang. Ayan. Sa prayer po, may nabago na ba? Yung dati po bang, Lord, ganito yung gusto ko. Ito yung mga dapat mangyari sa buhay ko. Ito yung mga gusto kong magkaroon ako, Lord. Ito yung gusto ko. Ito yung ako. Yung dati pong ganon, napalitan na po ba ng, Lord, gusto ko yung gusto mo. Naging ganon na po ba? O medyo, Lord, gusto ko naman yung gusto mo, pero mas nangingibabaw pa rin yung gusto ko. So, sorry na lang, Lord. Later na lang. Pag yung talagang walang-wala na akong choice. Ginawang option. Sa atin naman po mga decisions in life. Sa mga pagpili ng mga dapat nating gawin. Example po sa trabaho. Sa pag-aaral. Sa loob ng bahay. Ang Lord na po ba ang nasusunod? Sa trabaho, kapag ba sinabi ng Lord, ay anak, parang, ana, hindi, nawawalan ka na ng oras sa akin, ah. Pwede bang lesson natin yung pagka-busy dyan? Ay Lord, kasi kailangan na kailangan ko. Sa pag-aaral, Lord, kasi gusto, ito yung gusto kong course, kasi dito ko yayaman. Dito ko uunlad. Ito yung, dito ako magaling eh. Ayan. Sa loob ng bahay. Sabi ng nanay, gawin mo to. Ay, hindi, Lord. Meron pa naman later.
Ayan, sa mga pagpili po ng decisions in life. Sa simbahan. Sa pagpili ng jowa. Oh, sheesh! Bilang magulang, anak, kapatid, at asawa, na let go na po ba natin ang mga control natin sa mga bagay na yan? Naibigay na po ba natin yan sa Diyos? Ang Lord na po ba ang nagiging in control? O nagiging in control o final authority o tayo pa rin? 50-50 ate. Pwede naman siguro yun. Mabait naman ang Lord eh. Mabait naman talaga siya. Matigas lang talaga ang mukha natin. Pangalawa po, ano pong sunod na binanggit doon? Sabi yung una, let go of your control. Pangalawa, admit that you are limited. Aminin mo, aminin natin na tayo ay limitado. Na may mga bagay at pagkakataon na hindi talaga natin kayang gawin. Hindi tulad ng Diyos, kayang gawin lahat. Diba sinabi sa kanyang salita, walang mahirap para sa Diyos. Tanong, na-admit na ba natin? Oh, malakas ako eh. Di, malakas ako. O hanggang ngayon, yun nga. O hanggang ngayon, lakas-lakasan ka pa rin. Hindi ate. Napagdaanan ko na to noon. Napagtagumpayan ko na nga eh. Ngayon pa kaya ulit. Hanggang ngayon po ba may yabang pa rin dyan sa puso mo? Ay hindi, kaya ko to. May Diyos ako eh. Sumusunod. Na, ang lakas na loob lagi natin magsabi, may Diyos ako! Sumusunod ka? May Diyos ako. Ang ganda na, huwag ka na lalagpas doon. Di ko kailangan ng tulong nyo. O ba? Na-admit na po ba natin na tayo'y mahina? Na tayo ay malimitado, na-admit na po ba natin na hindi natin kaya? Na-admit na po ba natin na tayo ay mahina at ang Diyos ang malakas, ang may kakayanan? Pangatlo! Ano po yung pangatlo? Put God in front. Ilagay natin ang Diyos sa ating harapan. Nasa harapan na po ba? Oh, ano nga ate? Katabi ko na nga eh. Kapantay? Ano ka? Ah, katabi, eto, pares kami nasa harapan. Ano yun? Ikaw pa rin ba yung nasusunod sa life mo? Ang Lord na ba ang nag-glorify sa buhay mo? After marinig ng preaching last week? Hindi. Lord, katabi naman kita eh. Kasangga naman kita sa lahat ng bagay. Pag nakikita po ba tayo ng ibang tao na nasa paligid natin, ang Diyos na ba ang nag-glorify sa ating buhay? O hanggang ngayon, isinasantabi pa rin natin siya. Lord, diyan ka lang. Kapag kailangan kita, tatawagin kita. Diyan ka lang at tulungan mo kapag tinawag kita. Demanding. Ano yun? Support. Support kita, Lord. Oh, pinakamatibay na support yan. Oh? Supporting system. Yeah, kaya sabihin mo dyan sa katabi mo, iharap mo na. Ilagay mo na sa harap. Lagay mo na sa harap. Kasi kapag yan ang nilagay natin sa harap, ah, panalo ka. Panalo ka. Hindi mo man nakikita yung, hindi mo pa man nakikita na panalo ka, pero panalo ka na. Ayan, bago po tayo magsimula, basahin po natin ang ating magiging scripture ngayong umaga mula sa Colossians chapter 3 verse 5 to 17. Ayan. Ang dati at bagong buhay. Kaya't patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo, ang pakikiapit, karumihan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masamang pagnanasa at kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. Kayo man ay namuhay din ayon sa pagnanasang iyon ng kayo ay pinaghaharian pa ng mga tao. 8. Ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng galit, poot, at sama ng loob
Iwasan na ninyo ang panlalait at malaswang pananalita. Huwag kayong magsinungaling sa isa't isa sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga gawa nito. Isinuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. Kaya't sa kalagayang ito, wala nang pagkakaiba ang Griego at ang Hudyo, ang tuli at ang dituli, ang dayuhan at ang hindi sibilisado, ang alipin at ang malaya. Ngunit si Kristo ang pinakamahalaga sa lahat at siya'y nasa inyong lahat. Kaya nga, dahil kayo hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon at mapagtiis. Magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, basta na. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag na iisang katawan. Magpasalamat kayong lagi at ang salita ni Kristo'y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual ng may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Sige po tayo yumuko at manalangin. Panginoon, muli pinapupurihan namin ang dakilang pangalan. Salamat po ngayong oras na to sa iyong presensya, sa iyong banal na espiritu na siyang nananatili at sumasama sa amin. Lord, ikaw ang siyang kumilos ngayong oras na to. Ano man ang maghahadlang, ano man ang aming mga iniisip, aming ito'y binababa sa iyong harapan at hinahayaan na ikaw siyang mismong kumilos sa bagay na ito. Panginoon, bigyan mo kami ng isip at karunungan yung makakapag-focus sa sasabihin mo ngayong umagang ito. Itong salita mo, Panginoon, ito yung mga salita na gusto mong marinig ng bawat isa. At pakagabayan mo kami, Panginoon, at maisabuhay kung ano yung mga maririnig namin. Patuloy na ikaw ang siyang magtagumpay sa dakong lugar na ito. Let your will be done sa pamamagitan ng iyong salita, Panginoon, in Jesus' name. Amen. Ayan! Kamusta po yung binasa? Ang dami pong nabanggit, no? Na mga dapat itakwil, na mga dapat patayin. Again, kapatid, reminder lang po. What we are preaching nowadays, kung ano yung mga pinipreach nitong mga nakakaraan, yung mga nakalipas na linggo, hindi ito yung preaching na gusto lang natin marinig. Ito yung mga dapat nating marinig at kailangan. Again, this word is not my word, but the word of God. Hindi po ako ito. Hindi po galing lang sa akin to. Ay, ito maganda itong sabihin sa kanila. Galing po ito sa Diyos. Again, paulit-ulit po na naririnig nyo na ang mga tumatayo dito, sila muna yung mga nauuna, na tinuturuan, na kinokorek ng Diyos. Bago kami magsalita dito, talagang, yung ano po yung mararamdaman nyo ngayon, naramdaman na din po namin yan. Last week, we talked about our attitude towards God. Yan, yung kung ano yung attitude natin sa harapan ng Diyos. Ngayon naman po, we will talk about our attitude towards other people, and of course, sa ating mga sarili. So ang atin pong title ngayon ay, kung last week po ang title ay Live Victoriously Through Experiencing God's Power. Ngayon naman po, Live Victoriously Through Changing Attitudes into His. Sabi doon, kung nung last week po ay through experiencing yung His power, ngayon naman po may dapat mabago. No, may dapat mabago. Hindi po pwedeng tinanggap lang natin si Jesus at dun na lang matatapos yon. Dapat may mababago. Again, dapat may mababago. Hindi ito yung papasok lang si Jesus sa life natin.
At uupo na lang. Yung parang bisita. Upo lang. Pagpasok, upo, antay ng mga dapat ibigay, mga ganon. Ang sabi po, bago siya umupo, lilinisin niya muna yan. Lilinisin niya muna yan at patuloy na lilinisin. Tandaan niyo po yung sinabi last week na paglinis at pagpunit. Natandaan niyo po yon. Bakit po may ganon? Bakit may pagpunit? Bakit may paglinis? Kasi malawak yung plano ng Diyos para sa'yo at para sa akin. So, sobrang lawak, kailangan ng punitin para magkasya. No? Di ba po sa mga, mga nagpaparenovate po ng bahay, magpapalawak, di ba, sobrang dami ng gamit. Nakakairita na siya na nasa isang gano'n nila. Di ba po sinisira? Tinitibag yung pader para lumawak. At ganun po yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Sige po, question. Sino pong tumanggap dito kay Jesus bilang Diyos, Panginoon at tagapagligtas? Sige po, taas ang kamay. Huwag kayong mahiya. Yan ang mga bagay na hindi natin kinakahiya. Sino po dito ang tumanggap kay Jesus bilang Panginoon, Diyos at tagapagligtas? Sa mga tumaas po ng kamay, na experience nyo na bang masabihan, ay hindi ka ganyan dati. Dati ganito ka. Dati madamot ka. Ayun, ano ba? Mas madamot? Pinaka madamot na pala. Dati madamot lang ngayon. Nadagdagan, pinaka. Eh, joke lang. Dati magagalitin ka. Unting ganun lang siya. Aba! Unting sabi lang siya, manahimik ka. Dati pala mura ka. Uy, magulat. Ayun. No. Toot. Ay! Toot. May sarili na tayo sensor. Siyempre, yung mga bagay na yan. Dati pala sagot ka sa magulang. Ngayon, pala sagot pa rin. May paggalang naman na, ate, wag kang ano. Dati pasaway ka. Ngayon, sumasayaw na lang. Sumasayaw sa kapasawayan. Ngayon, iba na. Na-experience niyo po yun? Ay, good thing yun ah. Good thing po yun. Papuri sa Diyos yun. Hindi sa atin. No. Papuri po sa Diyos yun. Nakikita yung changes, o nakikita yung changes sa life mo ng mismo mga tao sa paligid mo. No, yung mga taong nakasama natin dati bago tayo tawagin ng Diyos, bago tayo maglingkod sa Diyos. Sila yung mga parang kala mo mga, ay! Ano yan dati? Ngayon, nagsishare na ng word, oh. Ano yun, nagsishare ba? Ito po ay hindi pwedeng ikaw o tayo lang nakakakita sa sarili natin. Ay, nagbabago na ako. Ang galing! Nagbabago na ako. Dapat nakikita at nagmamanifest sa life natin that we are being changed for His glory. No, hindi pwedeng, hoy, ganito ko. Ay, hindi. Nagbago na ako. Binago na ako ng Diyos ko eh. Pagkita sa isang kanto, no? Kala mo kasi nang tut. Ay, yung pala yung nagbago. Paglinggo lang naman atin. Di pa naman ako tapos eh. Ayan. Nagbago na po ba? Ah, mga... Okay po. Sabi doon, may mga dapat mabago. May mga nabago na po ba? Na-experience nyo na po ba yung mga nabanggit kanina? May mga dapat itakwil at iisa-isahin po natin yung mga nabanggit sa scripture na dapat na nating itakwil. For us to be able na mamuhay talaga ng matagumpay at may attitude na Christ-like, may mga dapat tayong itakwil, may mga dapat tayong patayin sa buhay natin. Handa ka na ba ngayong umagang ito? Again, this is not my word, but the word of God. Sabi mo sa sarili mo, ay, ah, para sa akin to. Walang titingin sa katabi, walang titingin sa likod. Pag medyo natatamaan, gumagano, hindi sa akin yun eh. Ay, hindi sa akin yan. Pero pag
pag magandang salita, ay sa akin yan. Salamat, Lord. Gigil na gigil ko pa, apoy na apoy ko pa, tanggapin yung magandang salita pag nandun na sa part na medyo natutuso ka na. Hindi, hindi sa akin yan. Itong week na to, hindi para sa akin yung word. Nag-decide. Decision. Ayan. At ang una po sa listahan ay, sa scripture, pakikiapit o pangangalunya. Actually po, magkaiba sila. Ang pinagkapareho lang po nila, pareho silang kasalanan. Pareho silang mali. No, magkaiba po yun. Ang pakikiapit, ito po yung mga taong hindi pa kasal pero may nangyayari na. Kumbaga sex before marriage po, yun ang nangyayari. Ang pangangalunya naman po, ito naman po yung mga taong kasal na pero nagkakaroon pa ng relasyon sa iba. Having an affair. Ayan, kabit. No, yun po yung pagkakaiba nila. Again, ang pagkakapareho lang, parehas silang mali. Parehas silang kasalanan. Ay, ate, bakit natin pinag-uusapan yan? Wala naman sigurong gumagawa niyan dito. Sure ka ba? Sigurado ka ba? Okay, sige. Check natin. Sa buong week, Ilang beses kang kinukulpit ni Lord? Sa buong week, ilang beses kang kinukulpit ng Diyos? Ilang beses, yung anak, bigyan mo naman ako ng time. Pansinin mo naman ako. Pero ano pong nangyayari? Mas marami pa rin yung time natin sa social media. Scroll. Sa kakascroll, may lumabas na na. Anak, bigyan mo ko ng time. Ay, scroll. Bilis ng scroll eh. Teka lang. Pero pag ang lumabas ay nakakatawa, nakakakilig. O, talaga namang yung isang minuto nagiging isang oras panoorin. Sineshare pa yun. Ganun. Mas marami pa rin yung time natin sa social media. Mas marami pa rin yung time natin sa mga bagay na nauuna sa Diyos. Pwedeng mahalaga naman yung mga bagay na yan. Pwede pong mahalaga yung mga bagay na yan. Pero the question is, hindi ba pakikiapid o pangangalunya yung ginagawa mo na everyday ng buhay mo, sinasabi mo, mahal ko ang Diyos. Pero at the same time, mahal mo rin ang mundo. Pangangalunya. Again, kapatid, when we say pakikiapid o pangangalunya, hindi lang to para sa mga taong may asawa o karelasyon na. It also talks about our relationship sa Lord. Hindi pwedeng may nauuna o nagiging kahati ang Diyos sa buhay natin. Just to remind you, our God is a jealous God. No. Seloso ang Diyos. Ikaw nga. Ikaw nga, may makita lang na kasama yung crush mo. Ang sakit naman. Partida, wala pang label yun ah. Paano pag nagka-label again? Kapatid, ang may karapatan lang magselos ay ang Diyos. Ayan, again po, ang una ay pakikiapit o pangangalunya. Pangalawa po, lustful desires. Bahalay na simbuyo ng damdamin. May mga pagkakataon pa rin po ba na nagkakaroon tayo ng mga ganitong desires o pagnanasa? Like, watching movies or visiting pornography sites. May mga pagkakataon po ba? Ay, ate, bisita lang naman. Chine-check ko lang kung yun ba talaga yun. Kasi minsan ate, may mga site na hindi naman talaga ganun. So, chine-check ko lang, binibisita ko lang. Ay, ano ate, sa mga boobies,
hindi naman siya totally yung ganun. Justification, no? Yan, justification. Hindi naman siya yung totally ganun. Need mo lang magkaroon ng matured mind. Dapat open-minded ka lang. Iminimulat lang tayo niyan sa ano. Ang ganda kaya ng stories noon. Malamang. Storya siya eh. No, may stories siya. Storyline. Need mo lang magkaroon ng ano, matured mind, ate. Huwag kang ano. Reading comics. Ako po'y hindi against sa mga comics, sa mga binabasa. Mga anime. Di po ako against dyan. Pero kalimitan po ay puro bastos talaga. Sa mga apps. Ano na po ngayon? Digital na, updated na. Hindi na uso yung totally yung mga libro-libro na lang. Sa mga nagpo-collect, meron pa yon. Pero ngayon, napakadali na humanap ng ganyan sa apps. Ang daming apps na sumusulpot. Kala mo kilig-kilig lang. Pero most of the time po talaga is yun. Yan. Sa atin pong pagtingin sa ibang tao. Pagtingin sa ibang tao na may kalaswaan. Kapag may napadaan na girl or boy na medyo maganda-ganda yung katawan. Napatingin. Ay. Uy! Dumodoble misa, triple pa! Ito po, may nagtuturo na. Ayan. Talaga, ay hindi ate, chine-check ko lang naman yung damit niya eh. Chine-check ko lang yung brand ng damit niya. Kaya nakakailan tingin ako kasi hindi ko masyadong kita yung brand eh. Okay, again. Ang Diyos, ang nakakaalam ng mga bagay na yan. Sa pagsasalita po, ate, joke lang naman yun. Katuwaan. Para lang masabi, para... Kasi yun yung ano eh, para makain lang naman ako kahit konti. Sa pag-iisip, imagining things, aminin po natin, kapag nakabasa or nakakita tayo, nagkakaroon tayo sa mind natin ng nai-imagine natin yun. Ay, yun, nagagano. Mapapansin nyo po yan pag may bigla napangiti dyan sa gilid nyo, tapos wala namang nangyayari, pero nakaharap nyo sa cellphone, tapos biglang ano. It's either may nag-chat na crush, so basta, yun na yun. At higit po sa lahat sa paggawa ng malalaswa. No need na magbigay ng mga examples for that. Yan, alam na natin yan. Alam na po natin yan. Ate, ang immature mo naman, kapatid, kung hindi mo natin nag-glorify ang Diyos sa ginagawa natin, stop it. Kung hindi mo nag-glorify ang Diyos sa mga ginagawa mo, stop it. Itigil mo yan. Sumunod, evil desires. Pag-iisip ng hindi maganda sa kapwa, ay sana karmahin sila. Sana maghirap sila. Sana mangyari din sa kanila yung mga dinadanas ko para alam naman nila yung pakiramdam. Kasi masyado sila makapagsabi na ganito, hindi naman nila alam. Sana sila din, para hindi lang ako. Ang unfair naman kung ako lang. Damay-damay na to. Kung ako, naghihirap. Dapat maghirap din sila. Sana sila rin. Evil desires. Pag-iisip ng hindi maganda sa kapwa. Sumunod po, kasakiman. Ayan. Greediness. Kasakiman. Gusto mo, iyo lahat. Hindi lang po ito about sa mga sa pera, kapatid. Hindi lang to about sa pera. Saan pa ate? Sa attention. Gusto mo nasa iyo yung spotlight. Papansin.
Jollibee. Center of attraction ka. Na kapag may sinabi ka, gusto mo ng mga salitang katulad ng, ay, ang galing mo naman. Paano mo nagawa yun? Ay, ang galing. Iba ka talaga. Grabe ka, ang galing mo. Gusto mo pinapalakpakan ka? Oo po? Ano, kalapate? Kalapate? Gusto mo nakakatanggap ng mga papuri? Kanino ba dapat ang papuri? Sa Lord, nakagawa mo pa, Lord eh. Sa Lord lang ang papuri. Ito pa. Ito, matindi to. Other examples sa pagiging kasakiman. Hindi pa nakakakain yung iba, may naitabi ka na. May nakalagay na sa bag, may nakabalot na, naka-tupperware pa. Ang ganda ng tupperware. Ay, para saan yan? Hindi, kasi may mamaya pang kakain. Yung kakain siya, mamaya sa bahay. Sharon, balutin mo ako. Balutin kita eh. Na, eto po, usapan about sa pera. Minsan, di natin nare-realize na tayo'y sakim na pala. Sample, meron tayo sa bulsa. We have something in our pocket. Meron tayo sa bulsa natin. Ay, ate, kasi last money ko na to. Ito na lang yung meron ako. Kapatid, walang sayo. Sa Diyos yan. Try to be generous. Huwag mo isipin yung lalabas. Isipin mo yung babalik, pero huwag maging drive o huwag natin tignan yung babalik lang talaga. Ay, magbibigyan ko sa'yo yung babalik. Huwag tayo doon nakatuon. Ang dami na pong tumayo dito sa harapan na nagpatunay na mga walang-wala na kinabukasan, nandyan yung pagpapala. No. Ang Diyos po ay sapat na at higit pa. Try to be generous kasi ganun si Jesus. Ganun ang Diyos. Again, pinag-uusapan po natin ang attitude na katulad ng kay Jesus. Christ-like, kumbaga. Sumunod po. Okay pa po ba tayo? Nakakasunod-sunod pa naman po. O medyo kinakain na tayo ng ating upuan. O medyo napikit na yung kaliwang mata tapos sumusunod na yung kanan. Hindi ate, masakit lang yung kaliwa eh. Nagpe-pray lang ako ate, huwag kang ano. Yung amen after fellowship na ano. Sumunod po, galit, puot, at sama ng loob. Ayan. Galit, puot, sama ng loob. Yan yung mga dapat po nating itakwil o patayin. Mga taong nakagawa sa iyo ng mali. Ay, ate, huwag kang ano, I forgive every day. Napatawad ko na sila. Sino po dito mga nagpatawad? At may pinapatawad? Salamat po sa Diyos. Doon po sa mga taong nagsasabi na you forgive those people already, na pinatawad mo na yung mga taong yon, kumusta sila sa kwento mo? Pinatawa. Kumusta yung taong yon? Sabi, ate, pinatawad ko na yan. Kumusta siya sa kwento mo? Kasi I believe po, ang tunay na nagpatawad o nakapagpatawad na, hindi mo man makalimutan yung ginawa nila sa'yo, pero the way you look at them, hindi nakatulad. The way you look at them ay hindi nakatulad nung dating panahon kung saan hindi mo pa sila napapatawad. Kung saan sariwa pa yung galit, puot at sama ng loob. Sariwa pa yung hinanakit. Sariwa pa yung sakit. Nabago na yung pagtingin at pagtrato mo sa kanila.
Ganun po ang tunay na nakapagpatawad na. Again, kumusta po sila sa kwento nyo? Kumusta sila sa kwento natin? Ay ate! Naipagpe-pray ko na nga sila eh. Mali yun. Ate, naipagpe-pray ko na sila. Okay, that's good. Praise God. Pero anong reason behind that prayer? Ano yung reason bakit natin sila pinagpe-pray? Pinagpe-pray mo ba sila? Dahil gusto mo na magkaroon talaga sila ng good and peaceful life. Yung umayos talaga sila. Magbago. O ipinagpe-pray mo lang sila para na maging okay sila, para hindi ka na magulo. So ang dulo, ikaw pa rin yung nagbe-benefits. Ipinagpe-pray ba natin sila na sila yung nagbe-benefits? O ipinagpe-pray natin sila kasi gusto lang nating iwasan? Gusto lang nating umiwas dun sa gulo na meron doon? Mali yun, ha? Yung pagpe-pray mo na sana. Sana. Again po, ang tunay na nakapagpatawad, nagbabago yung pagtingin doon sa mga taong pinatawad na nila. Kaya kung ang kwento mo, kaya kung ganun pa rin yung way ng pagkukwento mo about doon sa mga taong sinasabi mo na pinagyayabang mo na pinatawad mo na, check yourselves. Check natin. Nakapagpatawad na ba talaga ako? Sunod po. Ito. Ayan to. Panlalait. Panlalait. Ito po ay ang uri ng pang-iinsulto sa ibang tao gamit ang mga salita o gawa. O pangit mo naman? Pangit ng damit mo? Uy, doon ka nga sa malayo. Ito yung close. Doon ka sa far away. Di kita kapantay. Oh. Di kita ka-level. Eto. May inutusan. Hindi lang nagawa ng ayos. Sorry po sa term. Sorry po sa word. Sasabihan na ng bobo o tanga. Inutusan. Hindi ganyan. Ganito sabi, hindi na. Again po, ang panlalait, ito po yung uri ng pang-iinsulto sa pamamagitan ng salita o gawa. Kapatid, ang sugat, gumagaling. Yung salita na lumabas sa bibig natin na hindi maganda, matagal yan. Matagal yan. Kala lang natin okay na, pero natatabunan lang pala. So, no. Tayo yung may bibig, hindi para gamitin sa mga ganyan. No. Binigyan tayo ng bibig para magbahagi ng salita ng Diyos. Para magbigay ng lumabas sa mga bibig natin yung mga magagandang salita, hindi yung ganun. Pagsisinungaling. Ate, white lies lang naman. It is still lies. Kasinungalingan pa rin yun. Sige po, para po natin maintindihan. Example, sa loob ng simbahan o sa loob ng bahay, sa school, nakita mong mali na yung ginagawa nung kapatiran mo. Nung kapatiran mo, nung kaklase mo, nung kaibigan mo. Pero di mo man lang sinasabi. Bakit? Kasi ayaw mong madamay. Ate, gulo niya yun eh. Mali niya yun eh, ba't ako? Ba't ko papakilaman? Tandaan niyo po yung preaching na nabanggit yung we are brothers keeper? No, dapat tayo ay may paki sa ating mga
accountable tayo sa mga kapatiran natin. Na kapag nakagawa ng mali yung isa, iiwanan na. No, ay, hindi ako dyan. Kailangan, good image lang ako. Release! Hindi na maganda yun. Ay, maghanap ka lang ng iba. Hanap ka na. Baka may mas magaling sa akin. Baka sa iba sumunod ka. Baka sa iba makinig ka. Again, white lies, still a lie. Sabi po sa mga Tagalogians, Taglish, chapter 3 verse 9 to 10, huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao. Pati ang mga gawa nito, isinuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. Ask your katabi, sinong nagiging kawangis mo? Sino? Sinong nagiging kawangis mo? Again, yung mga nabanggit ko kanina ay ang mga bagay na dapat na nating patayin at itakwil sa ating buhay. Again, yung mga nabanggit kanina na mga dapat na nating itakwil. Well, itakwil. Yan. Mga bagay na dapat na nating patayin at itakwil sa buhay. Dun sa mga narinig mo na napag-usapan natin na mga kasalanan, na itakwil mo na ba yung old self mo? O medyo nakaka-relate pa din? Na itakwil na ba natin? Naitakwil na ba natin? Naisuot mo na ba yung bagong ikaw na dapat ang kawangis ay si Lord? Naitakwil na po ba natin? Naisuot na ba yung bagong tayo na ang kawangis dapat ay si Jesus? Oo, ate! Isuot ko na. May nakalimutan lang ako isa. Eto po, ikaw, kung naitakwila natin, ikaw ba ay nagtataglay na ng katangian ng pagiging? Eto na yon. Kanina po, pinag-usapan natin yung mga dapat itakwil na mga kasalanan, mga dapat patayin. Pag-uusapan naman po natin ngayon yung mga dapat nating isuot o dapat nakatangian na meron na tayo. Ikaw ba ay nagtataglay na ng katangian ng pagiging mahabagin o maawain? O naman natin. Sino po dito yung maawain? Bawal o. Taas mong kamay, huwag kayo mahiya. Ayan, ganito po yan. May pinapanood? Kawawang kawawa yung pinapanood, naiyak ka din. Na broken heart yung pinapanood, broken heart ka na din. Nawa ko. Nawa nga kasi ako, te, huwag kang ano, tinatanong mo kung sino maaway, tapos nagsasabi kong maaway na ako, ayaw mo naman maniwala. Kapatid, ang tunay na naaawa may ginagawa. Again, ang tunay na naaawa may ginagawa. Hindi pwede, ay, nakakaawa naman siya. Tapos na, nilagpasan na ulit. Naglalakad sa ano, no? May partita, hindi na lang nadaanan. May kumukulbit na kaya ngayon. Te, parya, te. Te, parya. Sumasakay pa sa jeep. Hindi na basta na, nakikita mo na lang na nakaupo. May bago na silang strategy. Lalapitan ka na. Nakatayo ka, nag-aantay ka lang. May biglang kumukulbit sa'yo. Te, te. Ten. Minsan, ako po may kwento ng ganyan. Doon po sa, ano, papunta SMA, ano tawag po doon? Overpass. Ako, dati po talaga sabi ko, napaka-maawain ko kasi talaga pag minakita ko nakakaawa, nakakaawa naman siya.
May kasama po akong classmate. Ito po yung... Si Pauling po, ang aking baliw na ano, na kaibigan. Akala ko may apakatapang na tao. May kumapit din sa akin kasi po naglalakad kami. Partido, may Jollibee kasi kami tala noon. E di mukhang may mga pera. Pagtaan po namin, may dalawang badyaw. Sabi pa niya sa akin, ay, tumutuloy, nakakaawa yung mga ano, may mga bit-bit pang bata. Sabi ko, oo nga eh, mga ganyan talaga sila. Pagdaan namin, hinarang kami. Bariate, barya. Nagbigay naman kami ng barya, barya daw eh. Di sabi, eh, wala na po talaga kami, pero lakas ang loob namin mag-jollibit, mag-SM, mag-galagala. Awa no, bigay, sabi, tolay, may lima ka ba dyan? Eh, bigay kami ng lima. Sabi ng badyaw, lima lang? Sabi mo, barya! Sabi, dagdag mo, dagdag! Eh si Pauling, wala na kami pera, pumasahin na lang to. Sorry po sa word. Duduraan kita. Yung nagsabi po, may nasa bunganga niya. Eh di kami, teka lang. Alam niyo po yung malapot-lapot pa. Literal po eh, ako po eh, talaga. Ako po yung napaka-arting tao. Siyempre, matalisigan lang po ko ng lawi ng kaklase ko. Partida, kahit napakalinis na tao, matalisigan lang ko lawi, reklamo-reklamo. Eh, yun eh. Hindi ko man alam kung naligo na ba siya o ano. Nakapag-toothbrush na. Eh, iba na yung kulay, puting-puti na eh. Hindi na siya birot. So, eh, si Pauling, Pauling, maglabas ka ng pera. Talaga naman nga. Ang naging pwesto po, kami na yun nandito sa, ano, yung may harang. That, nung una po, kami yung nakaharap sa kanila. Habang umano, gumagalan po kami. Di kami na yun nandito. Sabi po nung isa, sige, pag di kayo nagbigay, tutulak namin kayo dyan. Sabi ko sa isip ko, oh, hindi na to pwede. Palakasan na pala eh. Naka, yung isang babae eh, may nakahanda pa rin talaga. May pera po talaga kami. Pamasahe. Sa isip-isip ko, teka lang, naawa ako, pero hindi sa ganitong tao. Aba, pinili ko sinong tutulungan. Hanggang po sa may dumadaan na ibang tao, yung mga mata namin, tulungan niyo kami. Tutulak na kami dito. Talaga yung may lalaki, no, nagtanong siya. Anong nangyayari? Gusto ko sumagot. Hindi, nagme-meeting lang po kami. Kasi kita na may mga badyaw po, mga pasaway. Si Pauling, sabi niya, tuloy, anong gagawin natin? Tumingin ako sa likod. Wala tayong ibang tatakbuhan na ito. Tatalon tayo. Hanggang sa may dumaan na pong isang taong, ang nangyari po, kami yung kinaawaan. Yung awa namin, nabaliwala, kami na yung kinaawaan. Pero yung kwento pong yun, hanggang ngayon po yun yung kwentong, kumbaga kung magkukwento ako ng awa-awa na yan. Yun po yung maikukwento ko. Ang awa po pala'y ano? Ginagawa. Hindi lang basta isip. Again, if you can't help materially or financially, yan, kung may mga, ano, sabi nga, matutulungan naman kita, pero mag-usapan ganyan. Kung hindi po tayo makakatulong materially and financially, hindi ibig sabihin nun, hindi ka na able na tumulong. Hindi ka na pwedeng tumulong. Prayer is a huge help. Now, ang panalangin po, napakalaking tulong niyan. Proven and tested yan. Pray for them. Kung hindi mo man sila mabigyan, pray for them. Ang Diyos, kumikilos yan. Na, again po, kasi po, ang tunay na, alam niyo po kung sinong tunay na nakakaawa? Yung mga tunay na nakakaawa, yung mga taong walang Diyos. Kaya po, kung may opportunity, huwag nating palampasin. May bumisita sa bahay mo, nag-share ng problems. Ay, oo, ganun talaga yan. Imbis na ganun lang yung sabihin natin, ipag-pray natin sila. Malaman ng tao yun, may Diyos pala na nagmamahal sa akin. May Diyos pala na iniisip ako. May Diyos pala na may paki sa akin.
pray for them. Napakalaking tulong ng panalangin. At while na pinagpe-pray mo sila, bago sila lumabas ng bahay niyo o bago kayo maghiwalay, tell them, mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Maawain po? Wala nang maawain. Nabago na. May dapat gawin, ayoko na lang. Maawain po ba? Problema pa. Oh! Na-share na ba? Si Jesus. Yun ang maawain. Na-share si Jesus. Sunod po. Mabait. Una po, maawain. Sumunod po, mabait. Ay, ate, mabait ako. Mabait ako, sobrang bait ko. Tumutulong nga ako nang walang hinihinging kapalit eh. Tumutulong nga ako nang hindi ako inuutusan eh. Apa kabait ko kaya? Sobrang bait ko. Kapatid, walang ibang mabait kundi si Jesus. Walang ibang mabait o mabuti kundi si Jesus. Actually, kung pag-uusapan po natin ang pagiging mabait, lahat tayo X dito. Lahat tayo ligwak. Ligwak gunner. Pero, we should see na yung life natin nare-reflect si Jesus. No, we should see na yung life natin nare-reflect si Jesus. No, again, ligwak tayo sa ganitong klaseng usapan, pero dapat nakikita natin na yung buhay ni Jesus o yung ugali ni Jesus nare-reflect sa atin. Sumunod po, mapagpakumbaba. Ay, ate, humble ako. Humble? Admit that you are limited. Nabanggit po yan last week sa preaching. Admit that you are limited. Nabanggit po yun last week. O, diba? Umulit. Ang tunay na humility is the constant awareness that without God, we are bound to fail. Ang tunay na pagpapakumbaba ay ang patuloy, Tagalog na Tagalog yan, na kamalayan na kung wala ang Diyos, tiyak na mabibigo tayo. Admit na mahina ka. Admit na mahina tayo. Admit that you need help from other people. Admit natin yan. Te, humble ako. Dati, di ba, ganto ko, tapos ngayon, ganto na ako. May kwento po. Ito po'y kwento na talagang maayos. Hindi na yung kanina. Kwento, alam, ito po kwentong to, sobrang tagal na niya. Kumbaga, ewan ko, sabi ni Karel, wala pa tayo. O, wala pa ako. Sa mundo. Kwento na siya. Kwento po ito ng baha. Tapos may lalaki. Yan. Hindi, iba. Ayan. Kwento ng baha. Ito po yung kwento ng lalaki sa baha. Ano? Ayan. Basta may baha po. Tapos May lalaki na nasa tuktok na ng kanyang bahay, kumbaga sa bubong na, sa second floor ng bahay, second floor na yung bahay niya, tapos baha. Hindi, sobrang lalim na po noon. Sobrang lalim na, nandun na siya sa tuktok. Di ba tayo pag binabaha tayo? Yan. Ginawa niya po, nag-pray siya. Nag-pray siya na tulungan siya ng Diyos. Lord! Tulungan mo naman ako! Di mo ba nakikita yung baha? Agusin ako dito, oh. May dumaan na bangka. Sabi nung nasa bangka,
Uy! Sakay ka na dito! Madadala ka ng agos pag nanatili ka diyan. Sabi ng lalaki, ay hindi! Tutulungan ako ng Diyos ko! Una ka na! Kaya ko to! Di pa naman abot eh! Eh di umalis yung nasa bangka. Sige, sige, parang, sige, sabi mo yun, parang gano'n. Nag-pray ulit. Lord, ano, hindi mo ba talaga ako tutulungan? Nahirapan na ako dito kumapit, hindi na lang, tatausdus na ako, tapos aagusin ako ng baha. Para namang other si Lord, hindi ako tinutulungan. Nag-pray na ako eh, may tumaan ulit na bangka. Pangalawa na yung bangka. Hoy, ano pa ginagawa mo dyan? Ang taas na ng tubig, sumakay ka na dito. Ang kulit na buka to, sabi tutulungan ako ng Diyos ko eh. Mauna na kayo, tutulungan nga ako ng Diyos ko. May pananampalataya ako na tutulungan ako ng Diyos ko. Ang laki ng pananampalataya ko, tutulungan niya ako. Umalis yung pangalawang bangka. Nag-pray ulit. Ang tagal mo naman, Lord. Nainip na ako ba eh. Inip na ako, nasa na yung tulong mo? Eto na, nasa pa ako na yung baha, oh. Dumaan, may dumaan ulit na bangka. Pangatlo na. Ba't ka nandiyan? Sakay na. Tulungan kita. Tutulungan nga ako ng Diyos ko. Mauna na kayo. May iba bang nangangailangan? Oh, ang bait. Sila na lang yung tulungan nyo. Kaysa ako kasi tutulungan ako ng Diyos ko. Naniniwala, nagtitiwala at nananampalataya ako. Natutulungan ako ng Diyos ko. Ito'y umalis. Hanggang sa inagos na siya ng baha. Na naging resulta ng kanyang pagkalunod, edi ang ending, Peggy, namatay. Patay na. Kaharap ang Diyos. Sabi, tumawag ako sa'yo. Nanalangin ako. Paulit-ulit. Humingi ng tulong. Anong ginawa mo? Pinanood mo lang ako. Di mo ako tinulungan. Oh? Demanding, sabi ng Diyos. Nakita mo yung mga dumaan na bangka? Nakita mo yung tatlong dumaan na bangka? Oo! Hindi mo sila pinansin. Hindi mo sila pinansin. Hindi mo pinansin yung ibinibigay kong tulong sa'yo. Minsan, sa buhay po natin, napakarami ng bangka na dumadaan, pero paulit-ulit pa rin nating tinatanggihan. Bakit? Kasi hindi ganong klase yung gusto nating tulong mula sa Diyos. Pansariling kagustuhan na naman. Ang gusto ata ng lalaki, pahubain yung baha. Lord, pahubain mo naman yung baha para makababa na ako. Hirap na ako dito eh. Inutusan. Again, kung bakit natin tinatanggihan yung napakarami ng bangka. Kasi yung tulong na ibinibigay ng Diyos, hindi yun yung gusto natin. Gusto natin yung atin pa din. Ay, hindi. Iintayin ko ang tinig ng Diyos. Iintayin kong sabihin niya. Iintayin ko yung tulong ng Diyos. Hindi yan ang gusto ng Diyos na pinapagawa niya sa akin. Oh, alam. Alam mo? Kapatid, ang Diyos, minsan, gumagamit
ng mga taong nasa paligid mo para tulungan ka, lalo na kapag bingi-bingi ka na. Again, may mga tao na ginagamit ang Diyos. May mga tao na ginagamit ng Diyos para tulungan ka. Kailangan mo lang i-admit at magpakumbaba na kailangan mo ng tulong. It's a lot. Makinig. Kailangan. Ay hindi. Hindi yan tinig ng Diyos eh. Anong tinig yun? Kasi, kung paiiralin mo yung kayabangan dyan sa puso mo, baka maging katulad ka na lang ng lalaking namatay sa kakaintay ng sagot na nakaayot pa rin naman sa pansariling kagustuhan mo. Ay, mas maganda yun, te. Mas maganda sa lugar ni Lord, eh. Tanong, doon ka ba pupunta? Sure ba? Check po natin ang ating mga sarili. Ilang bangka na ba yung natanggihan natin sa kakaintay nung barko na gusto natin? Ayun ang bangka eh. Gusto barko, malaki. Iba yate pa. Ay hindi, maganda, aeroplano, lumilipad. Again, check po natin ang ating mga sarili. Eto, sumunod po. Buhay pa po ba? Sumunod po, pagiging mahinahon or gentleness. Be careful po sa words. Sa mga lumalabas po sa ating bibig. Again, nabanggit po kanina, mga lumalabas na yan, hindi na natin yan mababawi. Kasi po, may mga tao na we think, tingin natin karne na. Pero gatas pa pala. Kaya ang resulta, nag-backslide. Backslide. Umalis. Be careful po sa ating words. Eh, bumalik. Oh! Ay, hindi. Bukas ang pinto. We need to distinguish o differentiate muna kung karne na ba o gatas pa before we speak those words. No, alamin muna natin kung karne na sila o gatas pa bago natin pagsabihan ng mga ganong klaseng salita. Kasi po, yeah, once na magbitaw na tayo, hindi na natin yan mababawi. Sa mga nakakaranas po, check po natin ang ating sarili na baka ganun na rin tayo. No, again, sa mga nakakaranas po, check po natin ang ating sarili, baka ganun na nga rin tayo. Sumunod po, again, pagiging mahinahon. Yung ano ah, ay parte din dito yung sa pagiging mahinahon, yung kapag may sumusubok ng pasensya mo, mananatili ka pa rin ba? Kasi may mga tao, pag nasusubok yung prosensya, nawawala yung pagiging mahinahon. Ay hindi, galit ako! Galit ako! Sabi ng Diyos, mahalin. Mahalin natin yung mga taong nasa paligid natin. Imbis sa pagsalitaan mo ng hindi, ganito ka, mahal ka ng Diyos. No. Sumunod po, mapagtiis. You are at peace and at ease. Huwag kang nagmamadali, pero huwag naman yung wala nang ginagawa. No, huwag po tayo nagmamadali, pero huwag naman yung wala nang ginagawa. Trust the process, trust God. Mapagtiis. Sumunod po, mapagpasensya. Mga taga-Colosas 3:13, magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon.
Again, kung may hinanakit ka pa din sa puso mo, bigay natin sa Lord yan. Kasi kaya niyang solusyonan yan. Kaya niyang ibsan yan. Hindi lang basta ibsan eh. Kaya niyang tanggalin yan. Yung sakit na nararamdaman sa puso mo. Kung gusto niyo po talagang maranasan yung kapayapaan, bigay mo yan sa Diyos. Again, admit that you are limited. Bigay natin yan sa Diyos. At higit po sa lahat, sabi po sa Colossians 3:14 naman, at taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklot sa lahat sa ganap ng pagkakaisa. Huwag mong itry baguhin yung kasalanan mo. Ang gawin mo, mahalin mo pa si Jesus ng mas todo. Para dumating ka sa punto na ikaw na mismo yung mga ngayaw dun sa kasalanan na yon. Sa mga nagmamahal po, di ba kapag sobrang mahal nyo na yung isang tao, parang nagkakaroon na kayo, ay, hindi ko nagagawin to, titigilan ko na to. Kasi nasasaktan yung taong mahal ko. Di ba kapag sobrang na yung pagmamahal natin dun sa isang tao, tayo mismo, itinitigil na yung mga bagay na nakakapagpasakit pa dun sa taong mahal natin. Kaya mas mahalin po natin si Jesus para dumating na tayo sa punto na tayo mismo mangayaw na dun sa kasalanan. Hindi naman kasi tayo yung unang nagmahal sa Kanya, kundi Siya. Ibinabalik lang natin. Di ba sabi po sa 1 John po ata ito, 1 John 4:19. O 1 John 4:19. We love because He first loves us. Tayo'y nagmamahal kasi una Niya tayong minahal. Again, hindi tayo yung unang nagmahal sa Kanya, kundi Siya, ibinabalik lang natin. Kilala niyo po si Paul? Sa Book of Acts, ang nangyari sa kanya, halos gawin na siyang Diyos noon. Sinasamba na siya. Pero nung may sinabi si Paul na correction, na-touch siguro yung ego ng mga tao, natapakan yung pride, ang ginawa sa kanya, pinagbabato saka kinaladkad. Si Jesus po, kilala niyo? Kilala niyo po si Jesus? Kung sino man din nakakakilala, ba naman? Ganun din. Parang kani-kanina lang, sinasabihan siya na, ang galing niya, ang husay niya, kakakahanga yung mga ginagawa niya. Oh, ang galing, miracles, mga ganun. Pero nung kinorek na sila ni Jesus, gusto na nilang ilaglag si Jesus sa bangin. Minsan po kasi, most of the time pa nga, tayo o ikaw, pag na-o-offend or nakokorek, natatouch yung ego, natatapakan yung pride, nakakalimutan mo na yung mga good things na ginawa sa'yo. Natatabunan siya ng agaran. Natouch lang yung ego. Natapakan yung pride. Galit ka na. Halos isumpa mo na yung tao. Kami pong mga nagpipreach o mga tumatayo dito sa harapan, sana naman po wag ganon. Love na love nyo po kami pag good thing yung naririnig nyo. Pag comfort na comfort kayo dun sa mga preaching, sa mga words, ay, ang galing. Uy, salamat sa word mo ha. Ay, papuri po sa Diyos. Salamat. May abot pa yan minsan. Pero, pag ganitong usapan na about correction, talking about sins,
pagbabago ng buhay. Yung mga mensahe kung saan natutusok yung heart nyo, magagalit na kayo sa amin. I pray po na huwag po tayong maging ganun. Na kapag na-touch yung ego natin, natapakan yung pride, galit na. Ay, huwag nang pagsalitain ulit yan. Huwag nang mag-preach ulit yan. Di naman tama yung tinuturo niya. I pray po na huwag tayong maging ganun. Yan. Oh. We have talked about our attitude towards other people. Now let's talk about our attitude towards ourselves. Sino po dito yung minsan you feel unworthy? Even sa mga prayer natin. Feeling mo wala ka ng karapatang humiling. Kasi sobrang daming kasalanan o kamalian na yung ginagawa mo. Kumbaga, hiyang-hiya ka na. Kaya feeling mo, wag na lang, parang hindi na ako pakikinggan. Yung minsan, hihilingin mo na lang sa Diyos na sana iba na lang. Wag nang ikaw. Lord, sobrang mali na nung ginagawa ko. Iba na lang. Wag na lang ako. Kapatid, gusto ko lang sabihin sa'yo para malaman mo ngayong oras na to. Listen. Pakinggan nyo to. Jesus never look at you and wish, sana, iba na lang. Never inisip ni Jesus na sana, iba na lang. Pinasan niya na yan. Huwag mo nang pahirapan pa yung sarili mo. Bayad na, binabayaran mo pa. May umako na, inaako mo pa. He had no sin made to be seen. Huwag mong kawawain yung sarili mo. Huwag kang salbahe sa sarili mo. Ang Diyos nga tanggap at mahal ka tapos ikaw nangangayaw. Bakit? Kasi ate, paulit-ulit na lang. Nakakapagod na. Minsan kaya tayo napapagod kasi you always wanted to be in control. Sabi nga last week, ilagay natin si Lord sa harapan. Hayaan natin na siya mismo ang mag-lead sa atin. Hindi yung tayo pa yung mag-lead sa kanya. What we need to do is mag-submit sa plano niya. Why? Kasi maganda yung plano niya para sa iyo at sa akin. Sino dito yung ayaw ng magandang future? Wala, di ba? So submit and receive a better future na nagmumula sa Diyos. Sunod na tayo. Again, we talk about our attitude. Itakwil na natin yan. Handa ka ba, kapatid, ngayong umagang ito na i-build yung life mo kasama si Jesus? Are you ready to build your life? Are you ready to put your trust in Him? Handa ka na bang sumunod? Kapatid, handa ka na bang sumunod? Handa ka na bang sumunod, kapatid? Amen! Sige po, tayo tumayo. At sa pag-awit po natin itong kanta, sabi dyan, He is worthy of every song, worthy sa lahat ng papuri. Walang ibang pangalan na makapangyarihan kundi siya lang. Are you ready to build your life and put your trust in Him? Yung buong-buo na. Are you ready, kapatid? Again, yung sagot nyo pong amen ay hindi sa akin o sa mga taong nasa paligid natin. Ayan ay sagot natin sa Diyos. At ang Diyos, hindi po yan gino-joke time.
Kapag sinabi nating amen, amen. Kapag sinabi nating opo, opo. Kapag sinabi nating sige, sige. Kasalanan na mga pagkakamali maitakwil na namin sa pamamagitan ng tulong mo at maisuot namin yung mga katangian na meron ka. Lord, help us and tulungan mo rin kami, Panginoon, na tanggapin kung anong tulong yung ibinibigay mo. Tulungan mo kami na sumunod ng buong puso. Tulungan mo kaming sumunod at magbitaw ng salita na, Lord, susunod na kami at maging tunay ito. Lord, we just want to build our life sa'yo kasi ikaw yung pinakamatibay na foundation. Gusto naming ilagay yung tiwala namin sa'yo kasi kapag sa'yo kami nagtiwala, hindi na kami matitinag. That's why right now, Panginoon, help us na maisabuhay kung anuman yung mga narinig namin na hindi lamang siya pumasok sa kabilang tenga at lalabas din sa kabila. Maisabuhay namin, Panginoon, yung salita mo na gusto mong mangyari sa buhay namin. And I will build my life upon your love. And I will put my
sila'y kumakain, lumampot si Jesus ng tinapay. At matapos yun, bago magpatuloy, tinatawagan ko ang kapitana at Kuya Ayan para po ipamahagi yung ating element. Habang yan po'y pinamamahagi, pakinggan po natin ito mula sa Mateo. Habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay, at matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinaghati-hati niya yon. Binigay sa mga alagad at sinabi, kunin niyo ito at kainin. Ito ang aking katawan. Pagkatapos, dumampot siya ng kopa. Nagpasalamat sa Diyos at binigay yon sa kanila. Sinabi niya, kayong lahat ay uminom nito sapagkat ito ang aking dugo na katibayan ng tipan ng Diyos. Ito ang aking dugong ibinubuhos para sa kapatawaran ng mga kasalanan ng marami. Habang hawak po natin yan, alalahanin natin, di ba? Sabi natin, every Sunday is a celebration Sunday. Kaya ka nandito para i-celebrate ang goodness ng Lord, para i-celebrate yung kaligtasan na meron tayo. Nandito ka dahil naniniwala ka na kahit anong karamdamang meron ka, kapatid, kaya kang pagalingin ng Diyos. Amen. Kahit anong kaguluhan ng isip, kayang linisin ng Diyos yan. Mga kapatid, alalahanin natin na siya po ay nakatira sa ating puso. At kung nakatira yan sa ating puso, mahalaga na yung puso natin ay laging maluwag, laging malinis. Narinig ko minsan na isabi natin, ba, parang nasa labas na si Jesus kung ano-ano yung nasa loob. At sabi ko naman, minsan siguro, nandun siya sa loob, pero nasisiksik, natatabunan ng napakaraming mga alalahanin. Mga kapatid, the moment we accepted Christ, nandyan na siya sa puso mo. Naninirahan na siya dyan sa puso mo. At kung may mga pagkakataon na hindi mo siya nararamdaman, nandyan lang yan. Nandyan lang siya. Hindi siya umaalis. Nakakalimutan mo yung power na binigay sa'yo ng Panginoon. Sa ating pagninilay po na ito, gusto kong alalahanin mo ngayon na yung sinabi kanina, sa lahat ng mga nakita mo, Lord, this time handa akong sumunod at pinapahalagahan ko ang kaligtasan na ibinigay mo sa akin. Sige po, tayo po sabay-sabay po natin kainin ang ating element. Why do we celebrate this? Why do we have this simbolo ng tinapay, ng Diyos na ito, para alalahanin natin na yung bawat hagupit, tinanggap na niya. Yung mga dugo, tumanak, umago sa katawan niya para ikaw at ako ay malinis at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang talunan na, dapat hindi na natin pinapasikat. Minsan nga, dapat wag na nga nating banggitin yung pangalan niya eh, kasi sisikat pa eh, di ba? Ang dapat na pinapasikat natin yung nagbigay ng buhay sa atin at yan ay walang iba kundi si Jesus. Kayaan natin na makita sa bawat isa natin na nandito siya sa puso natin. Kapatid, makikita yan sa pamamagitan ng ating gawa at kung paano tayo magsalita at makipag-usap sa ating kapwa. Sabay-sabay po natin. Tayo po yung manalangin. Aming Ama, salamat sa pagbibigay mo ng iyong bugtong na anak. Salamat sa katagumpayan ng pagkamatay at muling pagkabuhay ng aming Diyos. Salamat dahil alam namin na isang araw, kasama ka na namin. At hindi lang basta ganito yung aming iinumin. Hindi lang ganitong klaseng mistik, Panginoon. Kundi isang masayang-masayang hapagkainan kung saan ikaw po ang aming kasalo. Panginoon, tinataas ka namin at excited kami na isang araw, ikaw na po yung aming kaharap. Excited kami i-share. Lord, we always remember you in our communion. Maraming salamat po, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Tithes and offering po tayo. Tithes and offering po tayo. Mapagpalang umaga.
umaga po sa ating lahat. Babasahin ko po sa inyo ang Levitico chapter 27 and verse 30. Lahat ng ikasampung bahagi, maging binhi o bunga ng pananim ay nakalaan kay Yahweh. Ayan. Lahat ng our tithes and offering belong to our God. Kaya lahat at yung natitira ay para pa rin dapat sa kanya. Kaya kapatid, yung mga nandiyan sa bulsa o kung saan man yan ang halaga, para sa Lord yan.